Okay guys, ang gagawin natin ngayon ay yung binuksan ko na galing sa baler. Ito. Pang huli ng isda. Aalog-alog siya. Okay. Pati itong isa. Pero itong isa kasi napagana ko na at working naman siya. Ito lang. Ito lang pagtutunan ko ng pansin. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapanood sa isang review ko, yung patungkol dito sa Autul Smart Battery Tester and Charger. Ito guys, nagamit ko na siya. At maganda guys kasi safety yung battery. Just in case na nag-charge tayo, meron siyang optimum na inaabot lang na kuryente na kapag naabot niya, automatic siyang mamatay. Ayan. Yan ang maganda rito. Maganda to guys sa mga may sasakyan. Yung mga may motor na yung mga NMAX ngayon, mga Aerox. Ayan. Mga walang sipaan. Walang sipaan? Walang kickstarter. Mga sasakyan na automatic. Kailangan yan. O kaya yung may shop. Ayan. Alam nyo naman. Kapag mas marami kang machine, ayan, na pinagtetest sa sasakyan, mas maganda yung presyo. Ayan. Kung sakaling may sasakyan ka, ayaw mo naman mag-test na ganun. Magkano lang naman? Isa nga pala guys, pasensya na kayo sa review ko nito. Hindi ko na-adjust yung volume. Pag nag-edit ako ng video ko, na-adjust ko yung volume na yung tinataas ko. Yan, nalimutan ko guys, pasensya na. Ay, isa nga pala guys, abangan nyo yung teardown nito, yung bubuksan ko siya. Titingnan natin yung loob niya. Pero hindi ko i-upload dito, i-upload ko dun kay Juan Kalikot. Para meron naman siyang ano, kahit pa paano, para umangat-angat din naman. Abangan nyo dun sa isang channel ko. May dalawang klase kasi ng pangkuryente ng isda. Yung isa ay yung de-contact point. Yung marami siyang coil na mabigat, may bakal siya. Tapos yung ganito, yung may ibang brand na ganito, yung Susan eh. Yan. Mas magaan siya, mas maliit. Tapos wala siyang contact point na hinahasa, kundi potentiometer lang. Kailang problema sa ganito kasi, pag na-overload, puputok yung kanyang mga MOSFET. Ewan kung sumasabog din yung kanyang SCR. Pero subukan natin ngayon. Pero sa mga de-contact point kasi, marami na akong nahawakan na ganun. Pero hindi ko siya tinatry. Hindi ko tinetesting sa tubig kasi sensitive ako sa kuryente. At hindi ako guys gumagawa ng ganun. Nakahawak lang. Pero hindi ako gumagawa. Kasi nga, hindi ako marunong mag-test. Ayoko. Pero karamihan na comment ng iba na gumagamit ng ganon. Meron daw yung panahon or time talaga na hihina yung kuryente niya. Kumbaga ka, yung unang gawa sa kanya, unang bili, malakas. Tapos unti-unti, nawawala. Kahit nagpapalit sila ng kapasitor or nagdadagdag ng kapasitor. Ay, napansin ko lang kasi, tumatalon yung kuryente dun mismo sa kanyang coil. Kaya umiinit, umihina yung kanyang kuryente. Yun ang napansin ko guys. Pero may sinasabi sila na pwede daw isisin. Pati yung kanyang aparato. Ayan, sinisisid nila. Ewan. Kasi yun naman ang sabi nila pero hindi ko pa nakita. Kasi yun yung source ng kuryente. Nakakakuryente yung kanyang dulo, yung rad. Pero, hindi nakakakuryente yung pinanggalingan niya. Kaya hindi ako naniniwan. Malamang siguro binalot nila. Pero, risky pa rin. Malamang siguro baka itong video na to ay demonetize siya. Kasi nga itong ginawa ko ay labag sa patakaran ng YouTube. Pero dahil sa pinagawa nila, kailangan kong idokumento, kaya gagawin ko pa rin. Malamang siguro hindi siya monetized, pero sana nga monetized. Okay, tuloy natin. Buksan na natin. Pasensya na guys kung medyo may mga verbal pa tayo sa una. Ayan. Para kahit pa paano meron tayong parang forum, may mga idea na galing sa akin. At just in case, meron din kayong idea or dahilan para mag-comment sa oba. Ganun lang guys, hindi yung kumbaga, diretso tayo sa topic na nagkakalas na kaagad. Okay, meron siyang dalawang kapasitor na rated na 450 volt, tapos 68 microfarad. Meron siyang NE555 IC. Ito yung kanyang DC-DC converter na ginamit na IC, 3525. Wala siyang ano, insulator. Ah, meron pala, plastic nga lang. Ang problema pag uminit, lusaw siya. Okay, yan lang guys ang laman niya. Subukan ko kung kaya kong gawin kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. At gusto ko siyang gayahin, gusto kong mag-experiment din ng ganito. Meron naman akong paggagayahan na isa eh. Ito, gumagana na siya guys. Okay, subukan natin itong isa. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ang kanyang kain sa kuryente ay sa 4 ampere lang siya.
4.6 ampere. Tapos yung bumpilya ay nasa 50 watts. Ayan, pinakamataas na frequency. Ayan. Hindi naman mainit yung kanyang DC-DC converter. Okay lang naman. Hindi, wala man lang init na pagbabago. Okay, subukan natin. Maingay yung baboy. Ayan. Walay. Okay, wala. Wala. Sa tingin ko dito guys, sa kanyang automatic pulse, ito, yung mayroong IC na 555 timer IC. Ang control niya ay sa kanyang DC-DC converter dito. Yung kanyang pulse. Tignan natin kung may pumasok kasi hindi siya nag-oscillate eh. Wala. Maganda dito guys, meron siyang reverse polarity protection. Yun ang maganda dito. Para kahit baliktad, hindi siya masisira. Hindi. Hindi siya connected. Kaya konting load lang yan. Sakusaw pa lang sa tubig, putol na siya. Pati yung isa guys. Ayan. Hindi siya connected. Ihinang natin. Baka yan lang problema talaga. Okay, subukan natin i-test kung shorted siya. Lukulok ang bangaw yun ah. Ba't nakapasok dito? Kuha. Ba't siya shorted? Shorted siya. Kaya pala. Shorted pala. Ang sira lang guys ay yung kanyang MOSFET. Dalawang MOSFET ang buksa. Ayan o. Na-deform pa pala sa kabila. Much, much, much later. May nakita ko guys na ang value niya HY1906. Pwede rin yung IRF 1404, 3205, 540, pwede mga yun. Okay? Lalagyan ko na siya ng insulator. Tapos, ganire. Ayan guys, oh, nalulusaw. Oh. Plastic lang nakalagay. Kaya hindi matibay. Okay, yan, naging marumi ngayon. Okay, eto. Para masaya naman si sir na mas matibay konti yung ano niya. Yung SCR guys, hindi ko na nilagyan kasi hindi naman masyadong umiinit to eh. Tapos kung just in case, solong-solo niya naman tong ano, heatsink. Hindi naman siya nakaground. Sa kanya lang talaga kung just in case. Kaya hindi ko na nilagyan. Tingnan natin kung may kumabila. Ayan. Okay naman. Okay. Okay, nawawala siya. Kasi kung steady yung kanyang beep. Tapos. Ayan. Nakailaw na yung kanyang monitor. Ngayon, subukan natin. Ingat-ingat. Ayun. Lakas ah. Mas malakas siyang kumain kaysa dun sa isa, yung maliit. Tapos i-test natin yung kanyang automatic. Ayan. Meron siyang pulse. Ito, subukan natin sa battery. Kinukulay yung supply. Wow, lakas ah. Grabe. Nangyari. Lakas ah.
Super. Ilan ba yung inaabot ng kanyang capacitor, yung output ng capacitor, pero yung output mismo sa kanyang rad, hindi ko na i-measure, mahirap na, masira to. Sayang naman. Sa capacitor mismo lang. Okay. 519 volt DC, tapos yun yung kanyang ipapulse. Ayun, mainit siya. Yun siguro guys, kaya siya sumabog or pumutok yung kanyang MOSFET. Kasi hindi yung init niya hindi pupunta sa heat sink. Malamang siguro talaga nalimutan nilang nilagyan ng kanyang dito yung kanyang insulator. Tapos heat paste. Kaya yung init, hanggang dun lang sa MOSFET, umiinit yung MOSFET niya. Eh, subukan natin yung kanyang pindutan. Wow, lakas guys. Grabe, lakas. Pero, hindi ko lang alam guys kung just in case sa tubig o sa ilog. Sa ilog kasi, or tubig ng ilog, ay iba yung kanyang resistance sa isang timban tubig na galing sa gripo. Magkaiba sila. Kasi sa ilog, halo-halo na lahat. Meron siyang ihi, meron siyang poop or tae. Ayan, lahat-lahat may asin na galing sa mga kanan ng bahay. Kaya iba yung kanyang resistance kumbaga sa tubig na galing sa gripo or distilled water. Yung distilled water mas magana naman yung kanyang resistance. Tapos iba pa guys kung just in case na yung rad at net ay nilubog natin ng mas malalim. Ibig sabihin mas makapal yung tubig, mas malalim, mas malakas yung kanyang resistance, mas iinit yung system. Kung galing tayo sa conventional na klase ng ganito, yung coil type, ginaganon natin, wag natin gagawin yung ganun guys kasi ma-overload siya. Subukan ko ipakita yung talagang actual na liwanag niya guys kasi nag-a-adjust yung brightness, yung intense niya. Okay, nakalock. Ganyan siya kaliwanag guys. Kanina kasi hindi masyadong halata kasi nag-a-adjust yung kanyang brightness. Kaya parang mahina yung ilaw niya. Pero talagang napakalakas guys. Siguro guys sa susunod na video gagawin natin ng sample or susubukan. Pero hindi ako susubok guys kasi hindi ako sanay sa ganito. Ayoko subukan, takot ako. Siguro yung kaibigan ko na gumagawa ng aparato na pang isda. Yun yung tatawagan ko na gagamit, subukan niya kung gaano kalakas, kung ano yung difference nila sa coil type, ano mas maganda. Mas maganda na rin na yung mga talagang gumagamit ang mag-test, hindi ako kasi ako wala akong alam sa ganito. Repair, pwede. Okay, next time ulit guys, abangan yung test natin sa aparato na to. Yan, abangan nyo sa susunod na video. Yan, paalam muna pansamantala.